Good day mga kasaka, panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog, at panibagong update na naman. So, ayun, for today's video, sagutin ko lang yung tanong ni Sir. Ayan. So, bago ko sagutin, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video, vlog. And maraming salamat muli sa mga nadagdag nating subscribers. Konti lang, sana patuloy nyo akong suportahan. Maraming salamat sa mga nagko-comment sorry, at sa mga hindi pa nasasagot, pasensya, at medyo nagluloko ang signal ng internet ng aking kapitbahay. So, ayun, sagutin ko nga lang yung ano, yung mga katanungan ni Sir Jeff Alejo Vlog. Ayan. So, subscribe kayo mga kasaka sa kanya. And ayun. Based sa katanungan niya ay regarding sa pag-iron. So, dito kasi since ang pagkain, pinapakain ko sa kanila ay Pelmico, so ang ginagamit ng technician na pumupunta rito ay hindi dextran. So, pero lahat naman ng klase ng pang-iron ay magaganda. So, kilalang kilala ng mga brand. So, brand na lang yan, pangalan na lang nagkakatalo-talo niyan. So, kahit anong brand ng pang-iron is maganda sa ating mga biik. So, conforme na lang sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin. Dextran, Jectran, may mga Jectran iron, iron Jectran. So, kayo kung saan kayo komportabling manufacturer or naggumagawa nito. So, ang turok dito ay 1 mL. So, ngayon ay yung second inject ng aking mga biik. So, pangalawa nila 1 mL pa rin yung tinurok sa kanila. And ang mga biik ay natuturuan kumain as early as 10 days old. Pero dapat is hindi ganito yung setup ng kulungan. Ayan. So, mas maganda pa rin yung may kulungan. Ayan, yung nakabartolina yung ating inahin para either saan mang side, pwede tayong maglagay ng booster feeds, or tulad nito, ang ginagamit ko dito ay ito, sprinter. Pero hindi ko pa siya nagagamit ngayon dahil kung makikita nyo naman yung sitwasyon ng ating mga anong tawag nito? may mga ipa. So, wala tayong mapaglalagyan. And salamat sa Diyos at gumanda na yung panahon. O possible na dito ko lalagyan. So, siguro ilalagay ko sila dito for 2 hours. Yan. Tapos dito lang sila kakain. At yung inahin naman dito. Yan. And ano pa bang ano yun, yung may tanong din ang aking kapatid regarding sa magandang pakain sa inahin. Any feeds, no? Hindi ko masasabi or hindi ako magpagtalo na mas maganda to or maganda yung ginagamit ko. Well, mahirap nating questionin yung mga matatagal nang nag-manufacture nito.
kilala ng pangalan, and ano, lahat yan magaganda. Conforme na lang sa paniniwala nyo. Basta yung ano, yung feeds na gagamitin natin sa ating mga alagang baboy, make sure susundin natin yung feeding guide nila. So, nagiging pangit lang yung brand na ginagamit natin pag hindi natin sinunod yung feeding guide. Ibig sabihin, may tamang feeding guide na yung brand na ginagamit nyo, tapos nag-imbento pa kayo, like hinati nyo, hinaluan nyo ng darak, hinaluan nyo ng kaning baboy, hinaluan nyo pa ng kanin, hinaluan nyo pa, hindi na ano yon, wala na sa feeds ang problema nun, nasa inyo na. So huwag kayong maniniwala dun sa para makatipid tayo kailangan mag-mix tayo. No. Para sa akin, sundin mo yung feeding guide ng brand ng feeds na ginagamit mo. Tapos kung gusto niyo magbigay ng kangkong, Madre de Agua, gawin niyo yun na habit as merienda nila. So, walang ganun anong tawag nito? Walang makakapagpatipid. Kung mag iimbentuhin pa rin nyo, gagawin nyo, hati-hatiin nyo yung mga feeds, wala dun yung pagtitipid. Kasi lahat ng feed manufacturer or yung mga brand, mga company nito, minimake sure nila na maganda yung laman, minimake sure nila na maganda yung kalusugan ng ating inahin, minimake sure nila na 150 days matarget nila or less, hanggang 120 days from panganak ay madispose na natin yung ating mga alaga. So kapag hinati-hati nyo yun, lumampas kayo ng 150, 155, 160, 170 days bago nyo na-dispose, lugi na kayo doon, hindi kayo nakatipid. Yun lang yung ano doon, yun lang yung pinaka-explanation doon. Pag may ginamit kayong feeds, any brand, sundin nyo yung feeding guide, attend kayo ng mga training seminars nila, doon kayo makipagpalitan ng kuro-kuro or katanungan. So hindi ako ano, hindi ako against dun sa mga content creator or nagbibigay ng suggestion or suggestion. O okay naman 'yon. Pero para sa akin, snacks lang dapat nila 'yon. Magdagdag sila ng mais, magdagdag sila ng darak, magdagdag sila ano. Pero dapat yung timbang ng feeding guide, consumption ng ating mga alaga, dapat nasusunod yun. Kasi subok na yun. Tested and proven, ika nga. So, yun. Ano pa ba ang katanungan sa mga comments ng ating ano? May katanungan din na nabasa ako, yung ilang days ng nagbubuntis ang inahin bago pakainin ng lactating. So mayroong iba nagpapakain 15 days before manganak, may nagpapakain ng 30 days bago manganak. Pero ako kasi, ito si Matet, pinakain ko siya ng lactating after matapos yung 63 days. So 64 days niya lactating na yung pinapakain ko sa kanya. Pero hindi madami. Jeta 'yon. Dinadiet ko na 'yon. Sinimulan ko siyang i-diet as early 30 days bago siya manganak. Binabawasan ko na yung
feeding consumption niya. So para ma-target yung saktong 115 days na panganak niya. So nagtagumpay ako dito kay Matet. Nanganak siya nung January 13, 2023. So sakto at hindi nagkulang, hindi lumampas. So ang iba kasi ang explanation nila kung bakit sila nagpapakain ng 15 days before manganak or 30 days bago manganak is hindi pwedeng madami masobrahan ng ano ng gatas, kasi bubulwak yan pag sobrang dami ng gatas na dede ng ating mga biik. Sobra-sobra ang tendency is magtatae. So kaya dapat kung lactating ay ijijeta pa rin natin, kumbaga hindi siya, hindi pa siya ano sobra. So kung ang feeding consumption dapat ay umubo sila ng 2.5, gawin nyo na lang ng 2 kilo sa lactating na. Pero yung ginagamit ko na gestating o habang nagbubuntis siya hanggang 63 days to 65, ano yun, maramihan. Halimbawa, tawag nito, kailangan ang consumption niya ay 2 kilo may 3/4 sa maghapon. So ginagawa akong 2.5. Basta nakikita ko na sakto at hindi natitirhan ng pagkain doon sa kanyang kainan. So ayun na, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo and sana malinaw. So pagpasensyahan nyo na kung medyo pangit yung or hindi maayos yung delivery ko, pero sana ma-digest nyo yung pinupoint ko para doon sa makatipid, anong para maging maayos, ano yung magandang feeds, yun. Pa-digest na lang. So, ayun. So, muli, sa maabot ng video na to, please pa-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. Konti na lang po, maabot na ng channel na to ang required ni YouTube na 1,000 subscribers. And yung watch hours ay sa tingin ko napakadali na lang yon, dahil maraming ang mga kababayan natin na mahilig mag-alaga ng baboy. So nakita ko yung mga previous video ko, umabot ng 70,000 views. So I think mahabol natin yung 10,000 watch hours. And nakikita ko din sa ibang video ko yung may lumalabas ng ads, pero hindi pa akong kumikita doon, si YouTube pa. So ayun, pangako ko naman sa inyo, pag na-reach natin yung required ni YouTube at may pumapasok na sa ating mga biyaya, blessings, and promise ko sa inyo, hindi kayo manghihinayang na pinanood and nag-subscribe kayo sa channel na to. Alright? So, hanggang dito na lang. Muli, ingat kayo lagi at lagi magpalakas. Iwas COVID. This is Edgar, ang simpleng magsasaka from Bicol. Lagi nagsasabi sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Cheers, guys! Peace!